Hello, hello. Pag-ulan na naman, it rainy days already. And kapag malakas ang bagyo, madalas wala pang pasok sa school ang mga bata. Kaya wala tayong choice kundi ang stay at home. So aminin natin, kadalasan pag stay at home tayo, parang boring, kakaboring ang tumambay lang sa bahay. Kating-kati yung mga paa natin na maglakwatsa sa labas, or magpahangin, or gumala-gala. Pero kapag umuulan, wala tayong choice, kundi tayo ay tumigil lang sa bahay. Kaya naman, for today's video, meron akong isi-share sa inyo ng mga activities na pwede natin gawin para hindi tayo gaanong maboring sa ating mga bahay at maging kapaki-pakinabang ang araw natin habang tayo ay nasa bahay. Kaya naman, huwag na kayong aalis. Huwag na kayong lumipat pa ng iba. Dito lang kayo. Hintayin nyo at mag-i-start na tayo para maibigay ko sa inyo kung ano-ano ang mga pwede natin gawin kapag tag-ulan. Sa mga araw na umuulan, mahalaga na maging handa tayo sa mga indoor na activities at posibleng mga hadlang na dulot ng panahon. Narito ang ilang mga suggestions para sa mga dapat nating ihanda kapag umuulan. Una, indoor activities. Maghanda ng iba't ibang mga indoor na aktibidad upang mapasaya natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Maaring ito ay mga board game, puzzles, libro, mga pelikula o mga video games. Number 2, rain gear. Tiyakin na mayroon tayong mga kagamitang panlaban sa ulan tulad ng payong, kapote, mga rubber boots at waterproof na jacket. Ito ay mahalagang suotin natin kung sakaling kailangan nating lumabas kahit umuulan para hindi tayo gaanong mabasa. Number 3, emergency supplies. Maganda ng mahalagang gamit na pang-emergency tulad ng flashlight, extra batteries, first aid kit, non-perishable na pagkain o mga delata, bottled water at portable phone charger. Number 4, entertainment devices. Kung inaasahan nating magtatagal tayo sa loob ng bahay, siguraduhin naka-fully charge ang ating mga kagamitan o gadget tulad ng smartphone, tablet, laptop o portable gaming console. Maaari rin tayo maghanda ng mga extra batteries para sa mga ito. Number 5, comfort items. Maghanda tayo ng mga gamit na nakakapagdulot ng init at comfort sa atin tulad ng makakapal na kumot, unan at mga throw pillow. Maaari ring maghanda ng mainit na tubig sa bote o yung hot compress kasi kapag ganyang mga tag-ulan, uso yung sinisikmura tayo ganun. Tapos, pwede rin ang electric kumot. No, kung meron na rito sa atin yan sa Pinas, yun malaking tulong yan para sa malamig na panahon. Number 6, indoor projects. Kapag dumarating ang tag-ulan, lalo na kapag walang pasok, ito ay isang magandang opportunity para sa atin para magsagawa ng mga indoor projects sa ating tahanan. Ito ay pwedeng crafts o yung mga hobbies natin. Pwede rin yung mga do-it-yourself, or magluto, or mag-bake, or simpleng mag-ayos lang tayo ng ating mga tahanan. Siguraduhin lang natin na kumpleto tayo sa gamit para magawa yung mga aktibidad na ito. Number 7, books and reading materials. So, maghanda tayo ng mga aklat, mga magazine, o iba pang mga babasahin para basahin natin sa araw na umuulan. Maaari ito ay isang magandang pagkakataon para maituloy natin yung mga libro na
hindi natin natatapos pang basahin. Tulad ng mga pocket books, pwede rin magbasa tayo ng mga e-book via internet. Number 8, stay informed. Manatiling updated sa mga balita. Balita man yan sa TV, radyo, or maging sa internet upang malaman natin ang lagay ng panahon, maging ang mga babala mula sa lokal na otoridad. Upang ito ay makatulong para tayo'y maging handa at magdesisyon ng maayos kung ano ang dapat nating gawin sa gitna ng pagbabago ng panahon. Number 9, rainy days recipes. So, sa mga ganitong tag-ulan, subukan nating magluto o maghanda ng mga recipe na angkop sa malamig na panahon kapag umuulan. Ito ay maaaring mainit na sopas, mga estofado, mainit na inumin tulad ng tsaa o mainit na tsokolate, o bagong lutong mga kakanin. Ito ay maaaring magdulot sa atin ng kasiyahan habang kumakain sa loob ng bahay. Number 10, relaxation and self-care. Gamitin natin ang mga araw na umuulan upang mag-relax at maglaan ng panahon para sa sarili. Maaaring sa panahong ito, pwede tayong bumawi ng tulog o magpahinga. Pwede rin maligo tayo ng mainit na tubig or hot bath. Pwede rin mag-practice tayo ng yoga or meditation. Or pwede rin ipamper natin yung ating mga sarili. Pwede tayo mag-spa at home. Foot spa, facial, na makikita natin at matututunan sa internet. Or simpleng makinig lang tayo sa magagandang mga music. Number 11, cleaning and organizing. Magandang pagkakataon ng araw na umuulan, lalo na kung walang pasok, upang maglinis at magayos ng ating mga bahay. Pwede nating i-involve o isama ang miyembro ng pamilya upang makatulong natin sa paglilinis ng mga sulok, pag-organize, or pwede rin mag-decorate sa loob ng ating tahanan. O diba ang saya nun? Kasi pagkatapos ng general cleaning, sama-sama tayong kakain ng masarap na merienda. Number 12, family bonding. Gamitin natin ang oras ng tag-ulan upang magkaroon ng family gathering o pagtitipo ng pamilya. Maaaring magsama-sama para magkwentuhan or magpag-games or kahit isang simpleng hapunan na nagpapatatag ng samahan. Number 13, learning activities. Pwede nating subukan na mag-aral tayo through online kapag tag-ulan. Pwedeng magkaroon ng science experiment, or pwede tayo mag-aral ng bagong wika o languages, or simply kumuha tayo ng mga online courses via internet para madagdagan yung ating kaalaman. Number 14, movie or series marathon. So kapag tag-ulan, ito yung time natin para ipagpatuloy natin yung mga pelikula o mga TV series na hindi pa natin natatapos panoorin. Tapos pwede tayong maghanda ng mga paborito nating merienda at mag-enjoy ng buong araw sa harap ng TV o computer. Number 15, reflection and journaling. Sa oras ng tag-ulan, so meron din tayong oras na gusto nating manahimik ba or magmuni-muni. So maaari natin itong gamitin para makapag-isip at magsulat ng mga saloobin natin at mga karanasan sa ating journal or diary. Ito ay maaaring magdulot ng kaluwagan natin sa pag-iisip at magbigay daan upang magkaroon ng mga bagong ideas. Number 16, online activities. Sa pamamagitan ng internet, marami tayong mga aktibidad na pwede nating gawin sa loob ng ating bahay. Pwede tayong sumali sa mga online classes or seminars, or pwede rin tayong maglaro ng mga online games,
or simpleng makipag-ugnayan tayo sa ating mga kaibigan at pamilya gamit ang ating mga social media platforms. Tandaan natin ang panahon ng tag-ulan. Minsan yan ay magandang opportunity para sa atin para tayo mag-relax at para magawa natin yung mga activities na binanggit ko kanina. So samantalahin natin, yakapin natin, i-enjoy natin ito kasama ang ating mga kaibigan at pamilya sa ating sa loob ng ating tahanan. So always be happy. Sana'y nag-enjoy kayo sa video natin for today. And kung bago lang kayo dito po sa aking channel, don't forget to please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga new uploads. So thank you po ulit. Have a nice day. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!